guys! Ako po si Chris, isang cloth diaper nanay at ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga types ng cloth diaper inserts. So, makikita nyo ngayon, meron tayong cloth diaper. Pero, ang nandito ngayon is mga shells lang. So, wala pa siyang insert na nakalagay. So, ang shell or cloth diapers na walang insert, parang wala siyang use kasi, di ba, pag wiwiwi ang baby natin, kailangan merong nag-aabsorb na absorbent material. So, ito yung tinatawag na mga inserts. So, ipapakita ko sa inyo yung mga pinaka-pinaka-common na insert na mabibili sa market ngayon. Ito yung tinatawag na microfiber insert. Ito yung pinaka-mabilis na nakaka-absorb ng wiwi. So, fast-absorbing siya, pero mas konti yung na-absorb niya kumpara sa ibang ipapakita ko sa inyong cloth diaper insert. So, ito po ang I think pinakamurang insert na mabibili nyo sa market ngayon. And fast drying siya pag nilabahan mo, madali rin naman siyang matuyo. And then, makaka-hold siya din actually ng maraming wiwi. Pero, once na pipi siya or pag na-ipet, mabilis lalabas yung wiwi. So, ang tawag doon is compression leak. At ano nga pala, importante is wag natin tong ididikit sa skin ni baby kasi super absorbent siya. Sa sobrang absorbent niya, pwede niyang ma-pull yung moisture ng skin ni baby. Ibig sabihin, magda-dry yung skin ni baby, pwedeng mag-cause ng redness that may also lead to rashes. So, kung sakali man na halimbawa, gagamit ka ng cloth diaper cover at gagamitan mo siya ng microfiber, siguraduhin mong gagamit ka ng ganito, yung tinatawag na fleece liner. So, yan. Ayus-ayusin nyo lang para hindi direktang nakadikit sa skin ni baby yung microfiber insert. At saka, actually, pag nabasa kasi to, hindi siya stay dry. So, mararamdaman ni babying basa siya. So, medyo uncomfortable naman yun sa baby. So, patungan nyo siya ng ganito. Ito kasi is stay dry. Tawag dito ay polar fleece liner. Ayan. Next is yung bamboo charcoal insert. So, ang bamboo charcoal insert ay mas mabagal umabsorb ng fluid kumpara sa microfiber, pero mas marami siyang naho-hold na fluid kumpara dun sa microfiber nga. Tapos, usually sa market, ang binibentang bamboo charcoal ay ang nasa loob nito is microfiber din. So, this one, nabili ko to, 5-layer bamboo charcoal insert. Pero, ang nasa loob nito is 3-layer microfiber insert, tapos itong outer lang yung bamboo charcoal. Ito kasi, usually, nakaka-absorb siya ng smell. Diba yung charcoal is nakaka-absorb ng smell? So, na-experience ko dito is parang mas mabilis siyang bumaho kumpara sa ibang insert na gamit ko. Pero, ang gusto ko dito is pag nag-poop si baby, kunwari ito yung direktang na taihan ni baby, hindi ganun kakapit yung poop compared dun sa microfiber. And,
This one also, ano siya, pwedeng nakadikit yung skin ni baby dito. Bukod sa safe, dahil hindi naman siya nakaka-dry ng skin, ano siya, stay dry. So, kahit gamitan mo ng bamboo charcoal yung cover type, hindi mo na kailangang patungan ng ganito. So, kahit wala na, kasi stay dry naman to. So, yon. Next is yung hemp na insert. So, kung makikita nyo, ito, gamit na to. Lahat ng mga pinakita ko sa inyo is, yan yung ginagamit actual ni baby. So, ito, galing sa sampayan, makikita nyo pa yung ipit, yung pagkakasipit niya. So, kung makikita nyo, nade-deform siya. Yan yung hindi maganda sa hemp. Parang ang pangit ng korte, ganun. Pero, ito yung pinaka maraming naho-hold na fluid or wee-wee. Pero, eh, siya yung pinaka mabagal umabsorb. So, pwede rin tong nakadikit sa skin ni baby. Pero, I think hindi siya stay dry kasi tinetest ko siya pag binasa tapos iho-hold ko. Medyo basa pa din yung feel. So, I think you need to use ano pa. Ito. Yung ganitong liner para stay dry si baby. Itong dalawa na to, na-try ko na siya as stand-alone insert. So, ibig sabihin ng stand-alone, ito lang yung nilagay ko sa cloth diaper. So, okay naman kay baby. At ito, na-try ko rin siya na ito lang. So, okay naman din. Hindi naman kami nagkaroon ng leak. Depende rin kasi sa wiwi ng baby nyo. Kasi ang wiwi ng baby ko is medium to heavy. Sa nasa kalagitnaan lang siya ng medium to heavy. So, kinakaya pa naman ng mga ganito. Tapos, sa night time, ang ginagamit ng baby ko is either microfiber on top ng bamboo charcoal or microfiber on top ng hemp. So, yan. Ito yung nasa ilalim. Yan, yung mas mabagal umabsorb. So, yan. Ang nasa ibabaw is yung mas mabilis. Tapos, papunta dun sa mas mabagal na insert. So, ginagamit ko siya as doubler. Yan, ito din. Ginagamit usually as doubler. Yan. Yung ano niya, yung mga binebenta sa market is depende kasi may mga 3-layer, 4-layer. Etong MF ko I think is 4-layer. 4-layer siya. Yun. Tapos, eto, ang nabili ko is, yan nga, nasabi ko na yata kanina, 5-layer. And, ito nga pala is mix siya ng ano actually, hindi siya pure hemp eh. May mix siya ng cotton. So, cotton and hemp blend na siya. And what else? I think this is 4-layer. 4-layer ito. So, yun. Bago kayo bumili, tatanungin nyo muna kung ilang layer. Pakita ko rin sa inyo yung sorb. Itong sorb, mabilis siyang umabsorb, tapos marami rin siyang na-absorb. Tapos, maganda dito, manipis siya. Usually, ginagamit tong pang double. So, kung super heavy wetter yung baby nyo, pwede nyong gawin is, lagyan nyo nitong ano, kung hindi kaya nitong dalawa, pwede nyong lagyan nito. Ayan. Pwede nyong ipagitna siya. Ganyan. So, kunwari, lalaki,
Di ba yung lalaki dapat nasa unahan yung mas absorbent na layer. So, pwede nyo siyang ibalot na ganun. Ayan, ganyan. Pwedeng nakabalot tapos ipasok nyo na lang sa ano, sa pocket type na cloth diaper. Ganun. Ayan. Tapos pag babae, dito sa bandang gitna, ayan, iurong nyo lang dito. Bandang gitna or bandang likod. Or, ganyan na lang. Tapos, meron ding tayong tinatawag na mga inserts na flats. Ang meron lang ako is yung ganito eh. Wala akong ibang flats. This is made from French cotton terry. At meron sinasabi sila, di ba? Two-layer trifold. So, huwag kayong malilito sa ganon. Pag sinabing two-layer, ibig sabihin, dalawang magkapatong na tela. So, pag sinabing three-layer, tatlong magkapatong na tela na nakatahi na siya. So, pag sinabing four-layer, apat na magkapatong na tela. So, yung sinasabi namang trifold from the word try, ang ibig sabihin nun, di ba, tatlo. Yung fold, tiklop. So, tatlong tiklop. Ito kasi, trifold ito. So, one. Ayan. One, two, three. O, yan. Tatlong tiklop na siya. So, sinasabi, pag trifold, pag tiniklop mo is, magiging ilang layer na siya. So, two, four, six. So, six layer na siya. Ganon. Six layer when folded, di ba? Pag may maririnig kayong ganun eh. Six layer when folded. So, ibig sabihin nun, ayan, di ba? Two layers plus two layers plus two layers, magiging six layers na. So, yung iba kasi medyo nalilito sa ganun. So, meron ding tinatawag na bifold. Ibig sabihin nung bi, dalawa. At fold, tiklop. So, dalawang tiklop. Meron ding quad fold. Ibig sabihin ng quad is four. And then, fold, tiklop. So, apat na tiklop. So, ayun lang po for today. Thank you very much for watching. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to sa aking video. If you think helpful ang video na to, please thumbs up and comment kayo sa baba. And please subscribe to my channel if hindi pa kayo nakaka-subscribe. And if you want to watch other cloth diaper videos, meron pa po ako. So, click nyo lang po yung playlist. Makikita nyo doon yung mga list ng aking mga videos.